Magandang tanghali. Anong pangalan niyo po at designation po ninyo? Ako po si Fermin Harry Malaluan Jr., nurse to ng National Commission on Indigenous People Labo Service Center. Okay, sir, anong activity niyo dito? Nakita ko ito nung isang araw pa nga itong ating mga kapatid na Manide. Ano pong activity niyo, sir, dito? Sa kasalukuyan po tayo nasa pangatlong araw na ng digital literacy training ng okay. Ating mga kabataang Manide na nagmula sa bayan ng Kapalongga. Ah, okay. Pag literacy training, anong mga ituturo sa kanila? So, sila po naturuan simula nung first day hanggang sa araw na ito ng mga basic parts ng computer, kung paano gumagana yung computer, disadvantages and advantages of computer, okay. How to access websites, and yung mga basic na functions ng computer. So, maganda po yan kasi sila yung mga napili natin, mga kabataang Manide, yung iba naman ay leaders ng IT organization. So, magagamit po nila, malaking bagay yan sa kanila kasi ang ating panahon ngayon ay tinatawag natin na computer generation. Opo. So, maraming bagay, yung advantage na nga ng computer. So, yan po yung gusto natin makita sa kanila na sila ay nagiging marunong sa mga bagong teknolohiya. Bali, ilang araw po sila magti-training? So, sa ngayon, sir, nasa huling araw na po tayo ng kanila. Pangatlong araw. Kumusta man po ang outcome ng training nila? Sa, madaling sabi po, maganda. Kasi, ngayon, yung training ngayon, nakita ko na talagang, attentive. Nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy sila. Nakita ko rin yung kanilang eagerness to learn. At nakakasabay sila. Ito yung unang pagkakataon na nakita ko sila na ganyan sila towards training or seminar. Ilan sila, sir, lahat? Supposedly po, dapat sila ay nasa 17. Meron dalawa po na hindi nakasama. So, ngayon po, meron tayong 15 na participants. So, may mga susunod na batches pa po at yun ay galing sa Palabo. Mga 25 persons po yun. Mga taga saan po ito? Ito po mga kabataang Manide ng Kapalongga. Ah, Kapalongga. So, nagmula sa barangay Tanawan, Alayaw. Iyan, sir, ang hawak mo, Kapalongga? Pang ibang bayan? As per designation po, ako yung 80 vocal person, yung ancestral domain vocal person. So, sa pangkabuan na sa buong Kamnorte? Yung nakakakilala talaga sa kanila. Sa buong Kamnorte na po kayo? Sa buong Kamnorte po, ako yung nurse ng mga Manide. Ah, okay. Di lagi nyo po, madalas yun silang nakakasama, mga activities. Opo. Lalo na sa mga ganitong klase ng activity. Mula umaga hanggang gabi. Opo. Kung sila, sir, nag-i-enjoy, palagay ko, doble ang kaligayahan nyo. Sapagkat, kumbaga, yung nasa kalooban nyo na matuto sila, ay nakikita nyo na sa kanila. Po, sir, satisfying naman yung mga outcome kasi makikita mo naman talaga yung mula sa maliit na pagbabago, napakalaking bagay yun para sa kanila. Sila po, mga nag-aaral din po ba sila? Yung mga na-identify po natin is mga kabataan na nakatungtong ng high school. And yung iba naman ay kabataan na leader or official ng kanilang organisasyon. Dito po sa Kamnorte, sino yung pinaka-head nyo sa NCIP? Currently po ang ating provincial officer ay si Ma'am Vivian Tanyamor. At yun po yung, siya po yung head ng NCIP Provincial Office. Mayroon din po tayong service center na naka-base sa Labo. Okay. At yun po ay pinangumunuan naman ni Mr. Christopher Ibar siya. Ah, okay. Sa isang taon po, marami ba kayong activities? Depende po sa mga nako-coordinate namin mga activities. So, yun po yung panawagan namin sa ibang ahensya na sana dumami pa yung ibang programa na magbibigay ng tulong at saka ng kaunlaran sa mga katutubo. Di ngayon po, mabuti po at kayo ay binigyan pagkakataon ng ating provincial government. Ano po, malaking bagay po ba ito? Napakalaking bagay, lalong-lalo na sa kanila. Dahil yun yung mga bagay na makakatulong sila sa hamon ng pagudlad. Ngayon po, since na sila ay marunong na, kumbaga kahit siguro mga basic, unti-unti ay madedevelop yung knowledge nilang yon. Ang tanong ngayon, sila pa pagbalik ba nila doon sa kanilang tribo, o kanilang tahanan, o sa komunidad nila, may computer ba sila magagamit? Sa ngayon po, kami
kami, mga Manide, at saka ang DICT ay sabay-sabay nangangarap na sana magkaroon ng computer na nandun mismo naka-station sa kanilang komunidad. Sa ngayon po wala pa, pero nananawagan po yung ang NCIP, ang DICT at saka mga Manide kung sino yung merong kakayanan na mag-sponsor o magbigay sa kasi ang isa po sa pangarap ng DICT ay makapaglagay ng Tech for Ed Center doon sa lugar mismo malapit sa pamayanan ng mga katutubo. Ah, okay. Para mayroon na silang internet doon. Okay. And then yung unit na lang, no, kung sino man po ang may mabuting kalooban na gusto mag-donate, paano po ang koordinasyon? Sino ang pwedeng kontakin? Pwede po sa DICT, pwede rin po sa NCIP. Pwede rin sa'yo. Opo. Pwede po bang maibigyan nyo yung number nyo kung pwede para kung sakali pong may manood sa atin na willing naman na mag-donate, kayo na po ang direktang kontakin, sir. Sige po. Ang akin pong mobile number, 0915-2086-234. Yeah, personal na number po yan. Opo. Tapos sa Facebook po, mayroon kayong account? Yes po. Yung pangalan ko po mismo, Fermin Hari Malaluan Jr. Ah, okay. O, doon na lang kayo i-message sa FB nyo. Okay, sa Messenger, ano sir? Opo. Hopefully po, sa pag na-post ko ito sa aking YouTube and then sa aking FB page, Bicol News Star TV, hopefully po may manting na puso na may kakayanan naman na mag-donate kahit isang unit. Malaking bagay na sir yun, di ba? Actually, nung first day pa lang, sabi ng mga IP, dapat sir, marunong na kami, dapat mayroon kaming computer na para hindi namin ito makalimutan. Tsaka continuous exploration talaga, yes, para matuto ka. Sige sir, siguro kwan na lang, appeal mo ulit doon sa may mga kakayahan po na pwede mag-donate po ng unit. Opo, yung inyo pong kung may sa may mga mabubuting kalooban yan, may kakayanan na magbigay, kami po sa ngayon pa lang nagpapasalamat na dahil yan ay isa sa magiging paraan para sa pag-unlad ng ating pamayanang katutubo. Sir, pwede ba kumaka-interview dyan sa mga kan, manid din na yan, sa aking indigenous people, kahit itong isang kabataan na ito? Anong pangalan nito? Itong hindi kumakain, para di. Mary Joy. Yan. Ma-interview daw sa iyo. Halika. Oo, para at least malaman natin kung anong natututo na sir, di ba? Halika, Mary Joy, halika. Yan, ito. Anong pangalan mo?